There was hate when it wasn't in the scene. I expect a lot of hate when you shot it through the lock. But you didn't even go to try to wait on it fake. It's some day out there for the pain that it came in the way. Isasalat ka? Oo! Oh, solid! Gagi, ano genre mo? Trap ako, more on trap. Ikaw ba? Oo, kahit ano. Uy, bihira sa mga babaeng sumusulat. Solid yun ah. Madalas ka ba nandito? Oo! Hindi mo kasi sa amin. Ako ayaw tanggapin ng nanay ko na nagtapos ako ng teacher. Pero tinututuan ko yung music. Yun kasi yung mahal ko eh. Yun kasi yung gusto ko eh. Ikaw, anong problema mo sa bayan eh? Oh, problema ko? Mga magulang ko. Ano, lagi nagtatalo? Nakakaano, nakakairita. Kaya lagi ako nandito eh. Para tumakas sa mga ganung sitwasyon. Ako nga pala yung batang nangangarap na makapagmusika. Walang kaibigan, laging mag-isa, tanging airpods at papel lang ang lagi kong kasama. Sa araw-araw na pagtatalo ng aking mga magulang, nakakasawa na rin makinig. Di hindi ko na nga rin makita ang sarili ko nakangiti. Gusto yung kumang tahimik ang buhay ko pero malabo. Dahil kahit sa ang sulok ng bahay na to, lagi silang nagtatalo. Pumunta ako sa isang lugar kung saan nagiging payapa ang utak ko. Nakakapag-isip ng maayos, malayo sa gulo, malayo sa nakakabingi kong mundo. Ang alat talaga, no? Pag pinipili mong mabuhay na pipiliin mo yung sarili mong pangarap, may matatapakan ka talaga. Pagkatapos ko ng kolehiyo, tumulong ako sa pagtitinda ni nanay sa karinderiya. Habang pinagpapatuloy ko pa rin ang aking mga musika. Malay mo naman at makasungkit. Mapagtagumpayan ko yung landas na gusto talagang gawin ng puso at isip ko. Pero karamihan na nakakakilala sa akin sa mga kapitbahay. Tinitignan nila ako bilang malaking disappointment. Ganon din ang aking nanay na imbis na gumawa ako ng mga musika, ay dapat magtuloy. Ano naman ginagawa mo dyan? Magawa ka na naman ng kanta. Hindi ka na nga nagtuloy sa pagturo mo bilang teacher. Wala ka nang gagawin dito, umalis ka na. Pero nanahimik lang ako, nilunok ko na lang lahat ng mga naririnig ko. At baka sakaling dumating yung araw, pumabor din sa akin ng panahon. Sa totoo lang, sa ngayon, di pa talaga akong kayang buhayin ng musika. Patuloy lang din nagtatanim ng sama ng loob sa akin ng aking ina dahil iniisip niyang wala akong mapapala dito. Asan ba yung lighter ko? Miss, may lighter ka? Meron. Mayroon ka? Meron ako? Oh, sige. Thank you. Ano naman? Salamat. Ano naman? Sumusulat ka? Oo. Ikaw, sumusulat ka din? Actually, hindi pa ako tapos. Bakit? Parinig ako. Sigurado ka ba? Oo, ba't mahiya sa akin? Tara. Ito, parinig ko sa'yo. Ito. Hindi ko pa siya natatapos, pero gusto ko talaga siyang makumpleto. Okay lang yan. Bago ko parinig, ako nga pala si Tia. Ay! Ako naman si Lira. Hi! Ang ganda mo. Thank you, ang ganda mo rin. Lagi ka dito? Napadaan lang ako. Actually, ngayon nga lang ulit ako nakalabas. Kasi tumakas lang ako sa nanay ko. Bakit naman? Basta, mahabang kwento. Pia! Ayan naman yan! Ayan naman to, Pia. Music na naman. Alam mo naman, wala tayong pera sa music na yan. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, hindi tayo kumikita ng pera sa music na yan. Eto, may papakilala ko sa'yo. Tingnan mo to. Guwapo, di ba? Diyan ka na mabagay. Mataas magbigay yan ng presyo. Mahal yan. Dito ka bagay. Magkakapera tayo dyan. Kontakin mo to. Ayan, iwan ko sa'yo, ha. Yan yung aatupagin mo. Kontakin mo yan, ha. Pia, sinasabi ko sa'yo. Alam mo yung parang passion mo yung music, pero hindi mo alam kung talagang pwede mo siyang gawin. Hindi naging madali ang hinaharap ko para lang madutasan ang pangangailangan namin ng aking magulang. Sa murang edad, ako ay inaalok ng aking magulang sa kung sino man ang makapag-aabot sa amin ng perang sapat na maibigay lang ang kailangan na luho ng aking ina.
Madalas kong kinasusuklaman ang aking sarili, nandidiri at nanghihina, na mapapatanong, kailangan ko ba gawin to? Ito lang ba ang dapat ko sundin? Malalim na pagsusuri sa bawat araw ng aking pagkising, na sana balang araw may liwanag na makapagliligtas sa akin sa dilim. Parehas naman tayo ako din. Napapagod na rin ako dun sa bahay namin. Ano bang problema mo sa bahay? Sobrang stress na talaga ako kaya nandito ako. Mamaya, mauna ka doon sa spot. May magaganap doon at may lalapit sa'yo. Iabot mo lang to. Ikaw na bahala. Susunod lang ako doon mamaya. Minsan, hindi ko na alam kung may papatunguhan pa ba tong buhay ko. Lagi na lang akong sunod-sunuran sa mga gusto mo. Hindi ko na nga mabigyan ng sariling desisyon ng buhay ko. Kahit hindi ko namang gusto to, napipilitan ako dahil nagmamahal lang naman ako. Kahit alam ko sa sarili kong hindi niya ako kayang mahalin pabalik. Kaya ang nakakapagpagaan na lang sa nararamdaman ko ay ang paglalasing. Dahil minsan, hindi ko na kayang maging normal lang at maisip lahat ng mga hindi magagandang nangyayari sa akin. Hanggang kailan ba ako magtitiis sa ganitong sitwasyon? Makakaalis pa ba ako o magiging sunod-sunuran na lang ako sa'yo habang buhay? Pero okay lang yan. Papanahon din sa atin. Nice to meet you. Nga pala si Ja. Ako nga pala si Sway. Solid. Rinig ako niyan. I've got no answers. How to make it better to get closer to you. Maybe find something new that will arise one more time between us. More the words you've been saying, I can't forget them. There's a thing that promises no promise. Lapitan natin. Hello po. Hello po. Narinig namin parang nagsusulat kayo ng kanta. Babongs-bongs kayo ng ganun eh. Ang ganda eh. Bakit? May connection kayo sa music? Meron. Oo, nagsusulat din kami. Namin yung kanta. Actually, nakita ko lang namin malaman, marinig, ganun. So, nagsusulat din kayo ng kanta. Oo. At least, nagsusulat din kami ng kanta. Galing mo. Nakakatawa lahat tayo puro babae. Parang destiny. Leira. Kulaan ko may mga problema din kayo. Siyempre naman, matik yan. Oh, parang proud ka pa sa problema ko. Di naman, tinatawa ko lang yung problema ko. Sige, paupo kami ah. Paupo kami dyan ah. Vibe kayo. Sige mo marinig yung mga... Oo naman, kaya nga kami na dito para mapakinggan yan eh. Tara. Marinig niya. Pwede. Kahit sa phone na lang. Don't say you're sorry, just please.